Hi guys, welcome back again. And today, tuturo ko naman sa inyo kung paano mag-cash in sa Binance, okay? So, punta kayo sa wallet. Okay, punta kayo sa... So, kanina tinaroon na sa Spot. Para mag-transfer from P2P to Spot and vice versa. So, ganun siya. So, dito lang kayo makakabili ng crypto sa P2P. Kasi, dito lang available yung ating mode of payment na GCash and then bank transfer. Okay. So, ang gagawin nyo lang is palitan itong side na to ng PHP kasi dito lang lumalabas yung currency natin. Okay, so once na nag-refresh na siya, so refresh nyo lang, makikita nyo yung mga merchant na pwede nyo bilhan ng USDT, US Dollar, Bitcoin, BUSD, BNB, Ethereum, and DAI. So, wala kayong ibang gagawin kundi pinutin yung buy. Pero check nyo muna kung ano yung mode of transfer or mode of payment na pwede nyo magawa. Kung meron kayong account sa ING, yung Bank of the Philippines, so pwede kayong maipag-trade dito kay RCE. Yan, katulad niyan, yun yung bank. Yung iba, meron naman GCash. Okay, so ito katulad nito, meron GCash. Dito mo lang yung buy. And then, ayan, then, lagay ka lang ng amount kung magkano gusto mo. Pero ang bibilihin natin ngayon is Bitcoin. Okay, Bitcoin. Or BNB na lang kasi mas mataas sa BNB. So, antay na natin. Refresh. Wait lang. Ayan. So, nag-refresh na siya. So, ito yung mga sellers ng ating crypto. Yan, may nakalagay dyan kung ano yung, kung gano'ng kadami yung minimum na pwede mong bilhin. Okay. Mamili lang kayo, no, sa maganda yung, mas preferred ni Binance is kung sino yung mas pinakamaraming trades at kung sino yung mataas yung percentage dito, doon kayo makipag-transact. Kasi ang gagawin nyo dito is magkakaroon kayo ng intervention via, they call this, via GCash or kung ano man mode of payments. So, manual nyo yung gagawin. So, for example, itong si Crypto Pinoy, ang pinaka-minimum niya is 70 pesos. Ayan. Okay? Hanggang maximum is 22,000. So, bibili tayo nyo ngayon para makita nyo kung paano magiging flow. So, ang gagawin nyo lang is pinutin nyo yung buy. So, since may laman naman na yung ating Binance account, maglagay na lang tayo ng at least 100 pesos. Okay? So, ito transfer natin yan via GCash. So, by BNB. So, payment method, check nyo kung anong dyan. So, ayan naman yung mga numbers niya. So, preferred natin is GCash. Okay. Then, i-chat natin. Copy. Chat pa na natin siya. GCash payment. So, once na sinabi niyang go, actually, pwede na kayo mag-go. Punta kayo sa GCash nyo. Okay, antayin na natin siya mag-reply. Antayin lang natin siya. So, may time limit yan guys dito sa upper left corner. Itong pagkatapos yan at hindi hindi nyo pa natapos yung payment and then yung transaction automatic cancel dyan. So, antayin na natin mag-reply yung seller para lang sure na na online siya. Kasi yung iba, syempre, no oras pa lang, makatulog pa. Baka hindi makapag-reply agad.
Yun. Nag-reply na siya. Okay, so punta na tayo ngayon sa Gcash natin. Okay, so post ko lang a while, in a while. Alright guys, so send money, paste nyo lang to. And then click nyo yung 100, kung magkano yung in-order nyo. And then kahit wala na yung... kahit wala na itong message, and then click nyo na lang yung next. So yan, sasend na natin yung payment. And then, kuhain nyo yung screenshot. Okay? And then, i-send nyo doon sa kachat nyo kanina sa crypto. Alright? Ayan. I-confirm na. So, gagawin nyo, since na-screenshot nyo na yung payment, i-send nyo lang siya, attach nyo lang yung inyong sinend o yung screenshot. Yan, send natin sa kanya. Sabihin mo, done na po. Done na po. Then wait lang tayo sa reply niya. So kanina, di ba, walang laman yung P2P wallet natin kasi tinransfer natin sa ating spot wallet. So waiting na lang tayo sa reply ng seller. Para ma-transfer niya yung ating order. So reply natin siya. Thank you. Okay. Transferred next. Right, so waiting na lang tayo. So yan, nagkaroon lang ng konting lag. So ayan na, na-deposit na natin. Then click nyo lang yung done. So na-deposit na ng ating seller yung kanyang tawag dito, PNB. So medyo nagkaroon lang ng lag. Kumagal yung internet natin. Anyway, so tingnan nyo kung pumasok siya. So para mapatunayan nyo na pumasok yung orders nyo, punta kayo sa inyong wallet. Then, yan. Punta kayo sa P2P wallet. And then, nandito siya. So, kanina walang laman yung ating P2P wallet. Ngayon, meron na siyang laman. Then, kung gusto nyo siyang i-transfer sa inyong spot wallet, same lang yung gagawin. Okay? So, transfer. So, spot wallet to P2P or vice versa. Kayo na bahala. Alright, guys. So, thank you for watching and hope you like and subscribe my channels. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Bye-bye.